Nagmistulang ghost town ang mga resort sa Calapan City mula nang ipagbawal ang paliligo dahil sa oil spill. May mga pulis na nagbabantay. Daing ng mga resort owner, ngayon pa naman sana ang panahon para kumita sila ng malaki. Si Nanay Binilda, hindi malaman kung paano mababawi ang gasto sa pagpapagawa ng cottage. Yung po naman cottage ko, pero utay-utay ko, wala pa nga pong bayad ako dun sa nagpantay. Naaway na ako. Wala akong maibayad. Higit 1,000 tourism workers na ang nawala ng trabaho batay sa tala ng Provincial Tourism Office. Ako po ay nagtitinda dito, maliit na tindahan ng halo-halo every Holy Week po. Ay ako po nagtitinda halo-halo, kikya mga ano. Eh wala na nga po nasalta, walang tao, walang bibili. Kaya stop na po aming small business po. 200 million pesos na ang nawalang kita sa turismo ng Oriental Mindoro sa buwan pa lang ng Marso dahil sa kanselasyon ng hotel at resort booking. Pero kapag tumagal pa ng 6 na buwan ang oil spill, tinatayang 886 million pesos ang halaga ng mawawalang kita sa turismo batay sa pagtaya ng Provincial Tourism Office. Ang tourist arrivals natin before pandemic nasa 400,000. And then last year, we recorded it around 350,000 tourist arrivals na. So positive nga sana kami na this year ma-achieve na natin o malalampasan pa natin yung pre-pandemic tourist arrivals natin. Kaya lang, ito yung problema natin with the oil spill. Kaya ipinapakilala ng Provincial Tourism Office ang iba pang tourist spots. Ang grupo ni Abraham na galing Maynila, nag-enjoy sa napakalinaw at malamig na tubig sa ilog sa bayan ng Bako. Ay, pumunta po kayo dito sa Mindoro. Kung ako po nakapunta dito, ay malinis na malinis po dito sa lugar na to, sa Bako at sa Puerto Galera po. Napakasaya po dito. May enjoy nyo po dito pag pumunta po kayo. Ma-enjoy din ang pagsakay sa Carabao Cart habang patungo sa Tukulan Falls sa bayan ng San Chudoro. Nariyan din ang Karacha Falls sa Nauhan at ang Walang Langit Falls sa bayan ng Gloria. Siyempre, hindi papahuli ang beach sa Puerto Galera na nananatiling oil spill free. Kung nagsawa na sa nature trip, may mga cultural heritage sites na pwedeng bisitahin. Nangunguna ang Oriental Mindoro Heritage Museum kung saan matatagpuan ang mga artifacts ng probinsya. May Malavigan Heritage Village rin sa bayan ng Pola. At kung pagkain ang pag-uusapan, ang bayan ng Pinamalayan ang pwedeng puntahan. Samantala, patuloy naman ang coastal cleanup sa Pola. Maagang naglinis ang mga empleyado ng munisipyo. Kapansin-pansin naman ang oil slick sa dagat sa bahagi ng Barangay Bayanan. Nag-high tide po, kaya po pumapasok yung langis sa ibabaw na dala ng agos ng tubig. Ang mga nakolekta ay nilalagay sa mga plastic drum sa may Pola Port. Dennis Datu, ABS-CBN News, Oriental Mindoro.